Bye guys, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat! Ang ating mga hinahanga ang mga artista ay tulad din natin nagtatrabaho upang kumita. Iba nga lang ang halaga ng ibinabayad sa kanila. Ito ay dumedepende sa dami ng kanilang ene-endorso o kita ng pelikula na kanilang pinagbibidahan. Kaya naman, samahan niyo ako upang ating kilalanin ang 10 pinakamayamang artista sa Pilipinas ng taong 2018. Number 10, Vice Ganda. Ang kilalang komedyanteng si Vice Ganda ay nakilala dahil isa siya sa mga host na sikat na palabas sa tanghali na It's Showtime. Nagsimula bilang isang stand-up comedian na ngayon ay sumikat sa mga pelikulang Private Benjamin, Girl, Boy, Bakla, Tomboy, at ang Beauty and the Bestie. Sa ngayon, ang pelikula nitong kasamang si Coco Martin na ang pamagat ay ang Super Parental Guardians ay ang may hawak ng pinakamataas na kinitang pelikula sa kasaysayan Pilipinas. Tumabo sa takilya ng 578 milyong piso. Ang halaga ng kanyang ari-arian ay umaabot sa 75 milyong piso. Number 9, Bong Revilla Jr. Ang sikat na artistang ito ay sumikat bilang isa sa mga magagaling na action star ng kanyang kapanahunan. Ngayon ay mas kilala na ito bilang isang dating senador ng Pilipinas. Nang taong 1995 ay nagsilbi bilang vice-gobernador ng Cavite na kalaunan ay nanalo bilang gobernador ng taong 1998 at 2001. Sa pangkalahatan ay 60 pelikula ang kanyang ginanapan hanggang sa taong 2012. Ilan sa mga ito ay ang Panday at ang Captain Barbell. Hindi pa kasama dito ang kanyang mga teleseryeng ginampanan. Ang halaga ng ari-arian ng dating senador ay umaabot sa 100 milyong piso. Number 8, Lucy Torres Gomez. Ang aktres na ito ay dati ring modelo na ngayon ay isa na sa sumasabak sa politika. Si Lucy Torres o Lucy Marie Martinez Torres Gomez sa totoong buhay ay nagre-representa ng ika-apat na distrito ng Leyte. Kilala rin ang pamilya ng aktres dahil sa lawak ng lupain nito sa nasabing probinsya. Ilan sa mga palabas na ginampanan nito sa telebisyon ay ang Richard Love Lucy at ang All About You, Shall We Dance, The Sweet Life at ang Celebrity Dance Battle. Sa 8th pwesto, ang halaga ng ari-arian ni Lucy Torres Gomez ay umaabot sa 100 milyong piso. Number 7, Chris Aquino. Binansagan bilang Queen of All Media, ang 7 sa ating listahan ng 10 pinakamayamang artista sa Pilipinas ay walang iba kung hindi si Chris Aquino. Nakagugulat dahil kilala ito bilang isa sa pinakamataas na nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Nakilala dahil sa galing nito sa pag-host. Ilan sa mga palabas nito ay ang Today with Chris, Game Ka Na Ba, The Buzz, Chris TV, at ang Tonight with Boy Abunda. Ilan naman sa pinakamatagumpay na pelikulang ginampanan nito ay ang Feng Shui at ang Feng Shui Part 2. 25 hanggang sa 30 mga produkto ang kanya ring ine-endorso. Ang halaga ng ari-arian ng Queen of All Media ay naitalang aabot sa 120 milyong piso. Number 6, Vic Soto. Kilala rin sa katawagang Bossing, isa sa haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Si Vic Soto ay isa sa mga host ng tinaguriang pinakamatagal na palabas sa telebisyon sa tanghali, ang It Bulaga. Si Bossing o Valentin Castelo Soto sa totoong buhay ay hindi lamang sumikat sa galing nitong magpatawa. Siya rin ay umaawit at sumusulat ng kanta. Isa rin siyang producer ng mga pelikulang Pilipino. 4 na sunod nitong napanalunan ang titulong Box Office King na taong 2004 hanggang 2007. Si Bossing ang nagmamay-ari ng MZ Production. Ang naitalang halaga ng ari-arian nito ay umaabot sa 150 milyong piso. Number 5, Ricky Reyes. Ang panglima sa ating listahan ay si Ricky Reyes o Ricardo Enriquez Reyes Jr. sa totoong buhay. O kilala rin sa katawagang Mother Ricky. Si Mother Ricky ay nagsimula bilang isang simpleng negosyante. Ang perang kanyang ginamit upang maitayo ang kanyang kauna-unahang parlor ay galing sa kanyang pinaghirapang pagwawalis ng sahig, pati na rin ang paglilinis. Dumating ang panahon na dahil na rin sa sikap at galing nito sa pag-aayos, ay binansagang itong hairstylist ng mga bituin. Hindi nagtagal ay nagkaroon niya ito ng sariling palabas sa telebisyon na ang gandang Ricky Reyes. Ito ay tumutulong sa mga tao upang mas
kanila pang mapaganda ang kanilang panglabas na anyo. Sa ngayon ay may 4 na po at 4 na branch na ang kanyang salon na gandang Ricky Reyes. Siya rin ay ang nagtatag ng isang gunting at isang suklay na ang layunin ay tumulong upang magkaroon ng kabuhayan ang mga taong nais na matutong magupit. Ang halagang naitala na ari-arian ni Mother Ricky ay umaabot ng 200,000 pisong. Number 4, Vilma Santos. Sinong hindi makakikilala sa veteranang artistang si Vilma Santos o kilala rin sa katawagang Ate V? Bago naging isang politiko, ay nagsimula ng mag-artista si Ate V sa edad pa lamang na 9 taong gulang bilang si Trudis Liit at nanalo ng famas ng taong 1963 at siya naman binlansagang Star for All Season. Ito ay dahil sa tila walang hindi kayang gampanan ang veteranang aktres na ito. Bukod sa pag-arte ay kumakanta at sumasayaw din ito. Isa rin itong magaling na host ng telebisyon at dahil nga sa hindi matatawarang ambag nito sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, si Ate V ay ang kauna-unahang Pilipinang aktres na nagawaran ng Enduring Grand Dame of the Philippine Films noong taong 2003 sa Toronto International Film Festival sa bansang Canada. Sa sumatotal, ang lahat ng bilang ng pelikulang kanyang nagampanan ay umaabot na sa 217 ang TV show na kanya na rin kinabilangan. Ang naitalang yaman ng Star for All Season ay umaabot na sa 500,000 piso. Number 3, Willie Revillame. Pangatlo sa pinakamayamang artista sa bansa ay si Willie Revillame o Wilfredo Buendia Revillame sa totoong buhay. Nakilala bilang komedyante na ngayon ay TV host at singer na kilala rin bilang sidekick ng mga sikat na artista. Kabilang dito ay ang action star na si Cesar Montano sa pelikulang Kung Kaya Mo, Kaya Ko Rin. Ngunit bago siya nakilala bilang isang aktor, ay dati itong tumutugtog bilang drummer sa isang banda ng dekada 80. Nag-host ito ng isang panghapong palabas na lunch date kasama ang kaibigan nitong si Randy Santiago. Ilan pa sa mga palabas na nilahukan nito ay ang Wawa We at ang Wawa Win. Isa sa pagmamayari ni Kuya Willie ay ang Will Tower Mall sa lungsod ng Quezon. Kasama rin ito sa negosyo ay ang isa sa pinakamayamang Pilipino na si Manny Villar. Ang halagang yaman na naitala ni Kuya Will ay umaabot sa 600,000 piso. Number 2, Sharon Cuneta. Ang pumapangalawa sa pinakamayamang artista sa Pilipinas ay nakuha ng megastar na walang iba kundi si Sharon Cuneta. Nagsimula sa pagpasok sa mundo ng showbiz ng taong 1978 bilang ang jukebox princess. Naimpluwensyahan ito na pumasok sa industriya ng kanyang tiyahin na si Helen Gamboa. Mas nakilala pa si megastar dahil sa mga awitin nito na tumatak talaga sa bawat Pilipino. Ilan dito ay ang Mr. DJ at ang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Naging host din ito ng mga programa mula ng taong 1986 hanggang sa taong 2010. Hindi mabilang na ang award na nakamit ng megastar na itanghal rin bilang box office queen ng mga taong 1985 hanggang 1997. 53 pelikula na ang nagawa ng megastar, 15 TV shows at 540 album. Sa ngayon ay makikita ang megastar sa palabas na Your Face Sounds Familiar Kids Edition at napakarami din itong ini-endorsong mga produkto. Ang halagang ari-ariang naitala ng megastar na si Sharon Cuneta ay umaabot sa 1,000,000,000 piso. Number 1, Manny Pacquiao. Ang naitanghal na pinakamayamang artista ngayong 2018 ay si People Champ Manny Pacquiao. Hindi lamang siya isang boksingero, siya rin ay artista at mga awit na ngayon ay isa na ring senador. Si Manny o Emmanuel Dapidran Pacquiao ay nagsimula sa hirap. Nang ito ay bata pa, ay iniwan sila ng kanyang ama. Kaya naman ito ay napilitang magtrabaho sa isang panaderya at maglako ng tinapay sa kanilang komunidad upang makaraos sa pang-araw-araw at makatulong sa ina nitong si Aling Junisha na noon ay naglalabada sa kanilang lugar. Sa edad na 14 ay napilitan itong huminto sa pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Nang taong 1995 ay nagsimula itong sumali sa boxing. Sa ngayon, ang pambansang Kamao ay may 6 at 7 beses nang lumalaban. 59 dito ay naitalang panalo, 6 dito ay talo at 2 ang draw. Ayon sa Forbes, ang isang pay-per-view na kinikita ng People's Champ ay umaabot sa 19 na milyong dolyar. Nang taong
2017 ay sumabak ito sa politika. Nanalo ito bilang senador. Ilan mga palabas din at pelikula ang kanyang ginampanan. Ang naitalang halaga ng yaman ng pambansang Kamao ay umaabot na sa 9 bilyong piso. Hindi madaling makabit ang kinatatayuan ng mga artista sa ating listahan. Hindi nila ito nakuha dahil lamang sa pangarap. Bagkos ang mga pangarap ay sinamahan nila ng hindi matatawaran na sikap, sakripisyo at dedikasyon. Kaya naman sila ay naroon sa kung saan ang kanilang kinatatayuan. Ang isa sa matututunan natin dito ay ang lahat ng pangarap ay maaaring matupad basta lamang samahan ng sikap at tiyaga. Huwag rin po nating kalimutang tumawag sa Poong May Kapal upang tayo po ay kanyang gabayan sa ating landas na tatahakin. At yan ang 10 pinakamayamang artista sa Pilipinas ngayong 2019. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking Facebook account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo, peace out!